Fans gathered to celebrate pop culture at Eagle Broadcasting Corporation, where local superheroes and foreign superheroes also got a chance to flex their muscles, and Filipino artists got to show their talents. From Ken Koy to Pugad Baboy, icons of Pinoy pop culture was showcased at the first day of the EBC PopCon 2019. Kasi ang daming artist ngayon na mas magagaling ang mga artist ngayon kaysa nung sa panahon namin. Nagugulat ako sa mga talent nila ngayon eh. Eh ang pinakamaganda yung dito sa atin. Dito magamit yung talent ng mga artist ngayon. Tulad niya inumpisahan na rito yung popcorn. Ano. Eh, maganda ituloy-tuloy talaga ito. Tapos yung mga artist na yan, di ba, mas dumami pa para matipon yung lahat ng talent na magagather natin, magagamit. Pagkakataon na ito eh. Sa panahon na yun, marami naman mga comics, ano, mga comics creators, kaya lang most of them, they're self-published. So kailangan siguro para mapanatili yung comics, is kailangan, I guess yung government, and a major publisher would gamble on continuing comics. Kasi in the late 90s, yung nga, namatay na nga yung old comics industry. So, yun nangyari. So, hopefully, with the new wave of comics creators, kasi yung mga themes ng mga comics creators na yun, mga very, very intelligent na, very, very cerebral, no? May pagka-political na, may pagka-cultural na. So, hopefully, magtuloy-tuloy yung pag-create ng comics. And para na rin, matuto yung mga Gen Z ang tawag sa kailan, to read comics. Actually po ngayon digital na talaga na. Pero talaga ang masasabi ko, magkaroon sila ng passion na madig nila why at bakit nagiging successful ang isang illustrator. Ang pinakang mahalaga po yung malaman mo bakit nagiging successful ang isang illustrator. Ang masasabi ko po, back to basic. Yung basic na sinasabi ko, hindi naman sa back to backward ang dating, hindi po. Kumbaga, yung pundasyon. Sabi nga natin, ano man yung binibuild mo, whatever, eh yung pinaka-foundation, yung pinaka-base ang mahalaga. At ito pong comics ang masasabi ko na magandang base sa pagiging artist at illustrator. And here's an artist who sketches his version of characters and people. Take a look.